Good day po mga kalapatids. Ito po si Art ng Farm Basics Loft, no? So ngayong araw po ay tayo ay napaulakan ng ating bagong kaibigan, no? Si Sir Melchior Galotera, no? Isa siya sa mga somehow isa sa mga kilalang fancier, no, sa Manila, probably sa buong bansa din. So nakausap natin siya kasi maliban kay Carlo de Guzman, yung kanyang kumpare na nakuha na natin ng mga stocks ay anong tawag dito, ay makakakuha rin tayo ng mga breeding stocks sa kanya. Tapos maliban po sa mga breeding stocks na makukuha natin kay Sir Melchior Galotera, ay ang pinakagintong makukuha natin ay ang mga pangaral, no, at payo. Payo po niya regarding sa pag-aalaga ng ibon. So yan po ang sinasabi ko sa ating magiging vlog, no. So somehow ito po ay mga bagay na makakatulong sa atin at sa inyo. Gaya na sinabi ko sa adventure ng aking pagkakalapate, pag-iibon, no, mga kalapatid. So ito pong mga aral na ito, mga gintong aral at mga kwentuhan namin ay syempre malaking bagay po para sa ating adventure ng pag-aalaga ng kalapate. So yan po, so isingit ko lang yung ibang excerpts ng mga pinag-usapan namin, pero somehow marami tayong mga kulot na aral. At sa banda-banda lang po, maaaring makapagbisita rin tayo sa mga kilala pang fancier na maaaring makatulong sa atin regarding po sa pag-aalaga at ito sa sinisimula nating hobbing ito. Okay, so pakinggan po natin si Sir Melchior. So magandang hapon, meron tayong kaibigang bisita ngayon sa ating ano bang tawag dito sa ating loft. Di sana. Yan, si Sir Melchior, at papayuan tayo. Sir, pagpili ng material, sir. Hello, muna ko na sir. Good afternoon kay yan. Sir Art. Salamat sa pagtanggap dito sa loft niya. Actually, manong kabinuntahan ko rito. Kasi sabay kalapati naman siya. Gusto rin niya matuto kung paano yan. Sa pagdating sa kalapati. Sa experience ko kasi, kung ikaw ay nagbi-breed ng manok, same lang din as sa kalapate. Bas, alos karamihan na mga nanalo sa kalapate, mga nagmamanok din talaga. Base sa experience ko, ha. Yes, sir. Kaya, hindi naman siguro malabo na hindi mag-champion to si Sir Art kasi talagang breeder din siya ng manok, eh. Kaya nag-ano. So, alam niya actually magiging proseso na pagdating sa breeding. Probably yung siyempre, training lang siguro medyo iba, no, sir. Lahat tayo nag-aasa manalo, so ang kukunin natin talaga yung mga nananalo din ng mga linyada. Yan. Kasi mag-acquire tayo kay sir. Importante 'yon. Hindi kami magkakilala ni sir personal, pero parang magaan ang loob namin sa sir isa. Kaya ako, pasyal lang tayo kasi iba ang feeling ko. Kaya, eh, so happy naman yung mga ibang ibon na alaga nyo ngayon, eh, sa mga tropa naman din talaga. Yan. Kaya, yan, makakadagdag tayo ng material galing kay sir para masubukan natin. Lang, kasi pagka talagang magaan na logos isang tao, minsan nga, kila pupunta ko na sa loob ko, ikaw na pumili dyan. Ako sasabihin sa'yo kung ano to. Pero, ganun pa man, sa kalapati talaga, number one talaga, ang pipiliin mo, yung talagang napapanalo talaga, doon sa loob talaga nung fancier na pinupuntahan. Yun talaga. Ito number one talaga. Wala namang pinag-iiba din sa manok yun. Siyempre, ang isang breeder, hindi naman na mag-breed ng manok nila, magpaparami ng manok nila yun. Kung talagang hindi naman nananalo, parang sinasayang mo lang din yung panahon, tsaka kung mag-uumpisa ka doon sa talaga wala naman pinatunayan. Pero, mostly naman lahat naman ng breeder ang binibreed talaga niya, yung mga nananalo na sa kanila. Yan. So ayan, maganda. Salamat sir, ha. Salamat sa bisita mo. Tingi pa tayo ng ibang payo. Yan, thank you. Hanap. Ano bang hinahanap sa ibon sir? Kahit hindi yan, ha? Ito. Kasi halimbawa, pupunta tayo sa loft ng biglang magbibisita tayo sa loft. Hindi natin kilala kung ano yung ibon niya. Yung nagkaano. Wala tayong idea. Siyempre, ang unang pipiliin natin kung ano yung hipo ng ibon. Siyempre, pipiliin natin. Wala kang idea sa bloodline. Wala kang idea sa bloodline. Pipiliin talaga sa natin yung magandang hipo. Solid ang matigas. Matigas ang mga buto niya, pero yung laman niya, malambot. Ano gaano? Okay. Matigas siyang hipo, pero malambot. Lasatin. Salatin, parang gano'n. Lasatin. Oo. Congressman na yun. Oo. Gano'n ang paghipo kasi wala nga tayong idea. So sa confirmation na lang. Sa confirmation lang din talaga lagi. Ano gaano? Okay.
At the same time, so lahat sir test breed pa rin ano? Oo, ano talaga. Di bali sir, yan. Pero since nakakilala mo, halimbawa, isang breeder na pinuntahan mo, ito papanood sa kanila. Pinakita si Ibon, ito yung champion ko. Ako, sama ng hipo ah. Ano gagawin mo? Iin ang champion niya. Wala so, ka so wala pa rin... Wala, walang ano. Wala so record pa against confirmation, pwedeng mag-ano yung, mag-excel so, pa rin yung record. Yes, so record din talaga, record ng hipo. Yan, yeah, magandang, magandang tips. Yan ang talagang basihan lang. Pero pagka hindi mo alam, titignan mo talaga, at least maganda ang step up ng pakpak. At least yung huling tatlo, malayo dun sa 7 pababa. Ah. Ganun ang pagpili. Tapos okay, mahaba yung pakpak. Okay, okay. Ano lang naman yun, base lang naman yun ha. Mm-hmm. Tapos at the same time, siyempre. Pero hindi siguradong mananalo yun. Hindi sigurado. Basta... Oo. Kasi at least, pag hinipo mo yung ibon mo, yung hindi ka naman mapapamura, ba't ganito pala bas kong papayat? Pag ginawakan mo, maganda talaga hipo. So number one. Kasi, ano eh, yung endurance ang ano eh, labanan eh. Eh, mm-hmm, pagka misa, pag wala talagang pondong laman yung ibon mo, pabag lumalayo, pabagal na pabagal. Tapos sila din yung mababagal talaga pagka walang laman. Ah, okay. Oh. Sila ang mababagal pagdating sa karera, yung mga walang laman. Galing. Base lang sa experience ko yun, hindi ko rin yeah, sinabi. Oo, oh, at least merong talaga, kahit papano ay nagpapanalo kayo at malaking bagay. Ang daming puro overall champion na iba-iba talaga hipo. Ang napansin ko, pakpak talaga, basta lamang magaganda talaga pakpak yung mga champion. So sa pakpak, isa sa mga... Kasi hindi... Ito ginagamit panlipad eh. Mm. Yung pakpak eh. Yung confirmation ng pakpak nila, yung pronounce ng pakpak, talagang maganda. Kasi, yun din sila bumabias. Tapos accompanied din siyempre ng bulto ng katawan. Ng bulto kasi kailangan mong pondohan. May pondo. Inuubos nila yung laman sa katawan nila pag lumilipad sila eh. So pag wala na laman yun, eventually babagal na pabagal na sila kasi wala na laman. Mm. O may lahi naman kasi na hindi naman sila madalas mabilis mag... ubos ng laman, mabagal sila na consistent. Hindi mm, sila ganun ng mga ibang mga long distance sa ibon. Mm. Okay, okay. Pero dito kumukuha kasi na speed eh, sa laman. Since na karera, kailangan tapos talaga may laman. Ayos siya. Salamat sir. Maraming maraming salamat. Oh. Yan, thank you very much. So yan po, no? Ang mga gintong aral mula kay Sir Melchor Galotera. Marami pa kami na pag-usapan. Yung iba, secret na. Hindi naman. So yun po mga kalapatids, no? So isa lang po yun sa mga taong maaring makuusap natin sa darating na panahon. At gaya ng sinabi ko, ako po yung nagpapasalamat sa iyo Sir Melchor sa pagpunta mo dito sa aking loft at sa pagturo mo sa akin ng mga iba-ibang bagay na maaring makatulong sa buhay natin, no? Sa ating magiging buhay bilang magkakalapatid, yan mag-iibon. So, yun po mga kalapatids, mga kahabi. So, as of now, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron po tayong 9 na pares na may itlog. And hopefully, madagdagan pa itong mga paresan natin mula pa rin kay Sir Melchor. At para kahit pa paano, marami tayong maproduce na young birds at sa darating na magiging mga karera, okay? So, yan po. Uulitin ko, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa aking daan at tatahakin regarding sa pagkakarera, sa pag-alaga at pag-breed ng ating mga racing pigeons. Okay, maraming maraming salamat po. Ito po ulit si Art ng Farm Basics Law.